magandang araw po sa inyong lahat. Sa video pang ito ay i-share ko kung ano yung ginagamit kong temperature ng temperature sa incubator, sa sitter, sa hatcher at pati na rin sa brooder. Ako po ay baguhan lang sa paggamit ng incubator. Actually, nakaka tatlong papisa pa lang ako ng sisiw, tatlong salang sa incubator. Ito po ay base lang sa kumbaga sa ano, yung sa karanasan sa paggamit ko ng incubator. Marami na po akong sinubukang set yung timpla o set ng thermostat ng temperature, pero sa mga una po kong ginawa, medyo hindi maganda ang pagkakapisa. Pero itong video nito, medyo para sa akin maganda na yung kinalabasan. Ito nga po pala yung gawa kong incubator. DIY incubator. First time ko pong gumawa nito. Ano po, dalawang ginawa ko. Isang sitter saka isang hatcher para hindi mahirapan po pag every 5 days nagsasalang ako para di sila nagkakahalo-halo. Ito pala yung set ng thermostat sa on saka off. Itong set pong ito ay sariling ko lang siya. Marami na po kasi akong sinubukan na set ng thermostat pero hindi maganda yung pisa niya, pisa ng sisiw. Kaya nag-try ako ng panibagong ito po, pero medyo maganda ang ang papisa. Ang on po niya ay 37, ang off po niya is 37.8. tapos ang humidity to pumapalo ng nasa 55 to 65 lang siya sa humidity. Ito ang laman niya, clear na rin siyang laman, nasa 50 itlog siguro ito. 2 layer siya, nahuhugot doon sa taas ng lumpa. Tapos meron siyang dalawang bombilya, 25 watts yan, 25 watts bali, 50 watts, tapos isang fan. Yung fan pong yan, pag umilaw yung bombilya, sabay gagana rin siya. Pag namatay yung bombilya, mamamatay rin siya. Magkasabay po silang gumagana sa kulit siya sa thermostat. Ito na umugot po. Nasa ang laman niya? Nasa yan, 2 layer siya. Meron pa sa ilalim. Hintayin ko lang pong umilaw para yan, para makita niyo. Yan, yan yung niya. Itsura niya sa loob. Saraduhan po natin. Tapos po itong itong hatcher. Ang set po ng niya, marami na rin po akong sinubukan na settings ng niya sa thermostat. Ang on niya 36.7, ang off niya 37.5. Tapos yung humidity niya pumapalo yan ng 70 to 80. Bihira siyang umabot ng 85. Halos hindi nga siya umabot sa 85. Ito po ang laman niya. Meron na rin siyang sisiw. Nasa meron siyang anim na piraso. Tapos meron pa siyang papisa ngayon. Mga crack na siya. May mga crack na. Pagka mamayang gabi, lumabas na yung iba dyan. Ano po sila ngayon? 18 days may lumabas na, tapos hanggang ngayon 20 days. Nung 18 days po may lumabas na isa, 20 days ngayon, medyo marami-rami nang lumabas. Meron din siyang isang bumbilya saka isang pan. 25 watts yung bumbilya niyan, tapos sa pan niya, yan 220 yung pan. Tapos yung ibang laman po niya, nandito ko, nilagay ko na dito sa sa brooder. Yung brooder ko po, nilagyan ko rin siya ng thermostat. Ang settings po nito depende sa edad ng sisiw sa loob. Katulad nito, na siya, day old papuntang 1 week, ganyan. Ang settings po ng ilaw nito sa loob, 33 yung yung buhay, 35 naman yung patay niya.
para hindi mag-overheat sa loob ng ano ng sisiw. Pagdating po ng day week or 2 weeks, babaguhin niyo na po yung binabago ko na po yung settings niya. Pumapatak po siya ng ang settings niya ay 27 to 32 yung ano niya, settings ng thermostat. Sa ano ito? 2 weeks, sa 3 weeks 24 to 29. 4 weeks 21 to 26. Yan po yung ano ko, sariling dito. Marami na rin po akong sinubukan na ano nito, pero para yung sariling ano ko lang, sariling kumbaga sa experience na rin sa pagpapapisa. Meron na rin siyang laman. Ayan, may tatlo siya, kasamahan po siya nung nandito sa loob. Siya yung naunang maglumabas nung ano siya. 18 days pa lang. Tapos ito yung ano niya. Sirang cooler yan, tapos pinatuan ko lang ng plywood, tapos may mga butas. Pag lumalamig sa gabi, nalagyan ko lang siya ng takip para hindi masyadong lamigin yung sisiw.